Hi viewers, welcome to my personal vlog. Lisa is here again to do another vlog, and today is October 16, 2022. And for this video, viewers, panibago na naman pong update tungkol po sa aking bukol, kasi marami din po nagtatanong sa mga viewers ko po na nakapanood po ng mga series of vlogs na ginawa ko tungkol sa bukol experience ko. Is marami na din po nagtatanong ngayon or nagme-message sa akin kung kamusta na yung bukol ko ngayon, anong update. So today po, mag-upload ako ng panibagong update kasi po meron po akong good news na i-share sa inyo. So nung last time na last vlog ko po ay sinabi ko hindi na po ako mag-upload. So yun na po yung last upload ko regarding sa aking bukol kasi po nag-stable na yung bukol ko. So since na ngayon is merong panibagong update, meron akong good news na i-share sa inyo. That's why nag-share na naman po ako at nag-upload na naman po ako ng video. So if you're interested, so just keep on watching po. Yes, viewers, super good news po yung i-share ko sa inyo. And if meron po kayong bukol, so po, pwede po itong makatulong sa inyo. Just keep on watching. So, yun na nga po. So, hindi po nakakaalam, meron po akong unang bukol, which is malaki. Kasi yung laki ng itlog ng manok, siya kayong meron ulit na tumubo katabi ng aking bukol, another bukol. So, naging dalawa na yung bukol ko sa left side ng breast ko, viewers. And ngayon po, super thankful po ako kasi yung isa kong bukol sa itaas is natunaw siya, viewers. Nawala siya. Take note, viewers, wala na po akong iniinom na gamot kasi yung reseta ng doktor sa akin na iniinom ko dati is nakatulong yun sa akin para tumigil yung paglaki ng bukol ko kasi yung bukol ko, viewers, is hindi siya stable. Yung bukol ko, viewers, is ano kasi siya, parang lumalaki ng lumalaki siya. So yung nireseta sa aking gamot, which is yung serapeptase na iniinom ko dati, nakatulong talaga siya upang matigilan ang paglaki ng aking bukol kasi patuloy siya kasing lumalaki ng lumalaki. Hanggang sa nainom ako ng gamot, natigil siya, nag-steady. So, pero hindi nawala yung bukol. So ngayon nga, viewers, yung bukol ko na isa sa itaas, which is malaki na malaki din siya na tumubo, yung huling bukol na tumubo sa akin is ngayon po, viewers, nawala siya, natunaw na po siya, wala na talaga siya. And then yung isang bukol ko na sabi ko noon, yung unang-unang bukol ko talaga na sabi ko sa aking mga previous vlog, kasi siya na po medyo ano ako magsalita, na-mention ko po sa aking previous vlog na nag-steady na po siya. Ngayon po, viewers, as in super nipis na lang, viewers. Yung dati parang maliit siya pero nag-stable yung laki niya. Ngayon po, viewers, actually dito lang mga week na to napansin ko na parang hala, parang nawala yung bukol ko kasi maliit siya pero parang visible pa rin siya, matatouch mo pa rin siya kasi kasi nung dati kasi super laki ganyan. So parang lumiit siya, viewers, pero hindi yung pagkaliit niya hindi ganoon kaliit na hindi mo talaga makapas. Meron pa ring bukol, makapamo rin, pero maliit na siya i-compare nung hindi pa ako nakainom ng gamot. Which is ngayon, viewers, hindi na ako umiinom ng gamot kasi nga nandito na po ako sa Hong Kong at saka yung serapeptase din, hindi siya pang matagalang food supplement, parang merong side effect sa body, kaya hindi na din ako nainom. Although, meron naman mga serapeptase dito sa mga store, sa mga Chinese store kasi, pero iba lang yung brand. Kasi meron nga akong nakilala dito sa YouTube na nag-message sa akin na nakabili raw. So yun po, viewers, wala na po akong iniinom na gamot or ano pang gamot sa bukol. Sadyang yung bukol ko po natunaw lang siya, yung isang bukol ko na pangalawang tumubo is completely, viewers, na wala na talaga siya, wala na ako nakapa, and thank you so much, Lord. And ito yung una ko talaga and original kong bukol, viewers, meron pa ngayon pero super flattened niya na. So yung maganon ako, viewers, soft na yung aking boobs, hindi na siya medyo matigas kasi dati kasi nga yung merong bukol, pero ngayon, viewers, hindi ko na siya makapa. Yung magandito ako, hindi ko na makapa yung bukol ko. Super soft na siya, viewers. Kailangan ko pa siyang humiga at i-diin yung kamay ko. Basta as in, super liit na lang siya. And hoping ako, viewers, na completely na talaga siya mawala. Kasi ito yung pangalawang bukol na tumubo na ngayon wala na, viewers. Ito din yung sign, yung paunti-unti siyang lumiliit hanggang sa hindi ko na nakapa, viewers. So nagpapasalamat talaga ako na nawala lang siya, nawala na akong iniinom na gamot. So sabi ko, viewers, ha? Parang dito lang kasing week nakapa ako kasi never, hindi ko na pinapansin yung bukol ko kasi nga
hindi naman siya sumasakit, viewers. Parang hindi na bother sa akin. Tsaka super dami kong ginagawa dito sa bahay. As in, parang wala na akong time mag-isip na mga bukol-bukol dyan. Parang nakalimutan ko na siya. Hindi gaya nang sa Pinas na halos araw-araw ko siyang iniisip kasi nga wala naman akong ginagawa. Tsaka kumikirot din kasi. So dito na ngayon sa Hukong, viewers, is hindi na siya nakirot. As in, wala na ako naramdaman. Kaya parang pinabayaan ko na, tapos ang dami kong mga responsibilidad and ang dami kong trabaho, kaya hindi ko na naisip yung bukol. Kaya nitong week na to, viewers, parang bigla kong naano, kasi yung bubso kasi nasagi ng alaga ko, parang na ganun. So na napahawak ako dito, siya kaya napakura, nawala na yung bukol ko. So ngayon yung original bukol ko talaga, as in super nipis at super liit na lang. So hoping talaga ako na one day, viewers, completely na talaga nawala na talaga ako makapa na bukol. Kasi nga nagpaplano pa naman ako na pupunta, excuse me, pupunta ako doon sa Breast Cancer Foundation dito sa Hong Kong kasi libre raw yung check-up. So yun po. So ano bang iniinom ko na ano bang iniinom ko na gamot? For 5 months na ako sa Hong Kong, viewers, magsi 6 months. So nung first month lang ako nainom dito, which is meron akong baong gamot from the Philippines, which is Serapeptase. Pero naubos na yun, viewers. Meron na lang dyan isang one stop na lang, hindi ko pa nainom. Pero hindi ko na yun iinumin. Tapos, hindi na ako, viewers, hindi na talaga ako nainom ng gamot ng bukol. Parang, wala na akong iniinom. So, ngayon, viewers, nag-isip ako, nawala na yung bukol ko. Wala naman ako iniinom ng gamot. So, baka sa vitamins, viewers. So, ito po. I think mga 3 months na siguro na bumili ako ng fish oil na super laki. Meron din akong nag-unboxing ako sa fish oil dito din sa aking vlog. Makikita nyo dyan. So, yun po yung iniinom ko, viewers, yung fish oil saka vitamin C. So, feeling ko baka nakatulong siguro yung fish oil para pagtunaw ng aking bukol. Kasi sa Philippines, yung viewers... Sorry po. Viewers, so binalikan ko po kung ano yung mga ginawa ko, bakit natunaw, kasi parang wala akong ginawa talaga na inom ng gamot or para kasi hindi na kasi ako nag-mind sa aking bukol kung ano nang nangyari, kung ano na, kasi wala naman po ako naramdaman at super busy po ako. So, lately po, nito mga days na ito, parang sabi ko, ano bang ano ko, so baka nga siguro sabi ko, baka nakatulong yung fish oil, kasi fish oil yung iniinom ko. Pero viewers, yung pag-inom ko ng fish oil, hindi yun everyday ha, minsan nakakalimutan ko, hindi ko nakalimutan, inam na naman ako, ganun din sa vitamin C. Mayroong araw na inom ako ng vitamin C, tapos the other day, nakalimutan ko naman, tapos maalala ko naman, inom ako, hindi siya constant na inom talaga ako everyday. So simula nung nakapa ko yung bukol ko nga na super liit na lang talaga at manipis nga, na parang feeling ko papunta na sa wala, viewers, papunta na sa tunaw. So inaano ko talaga yung self ko na dapat hindi ko makalimutang inom ng fish oil araw-araw tsaka vitamin C, kasi baka nakatulong yun. Hindi ako sure, viewers, ha, pero sa akin lang ito lang po yung parang naisip ko, na baka nakatunaw yung fish oil saka vitamin C sa pagwala ng bukol ko or hormonal. Kasi nga sabi nila, di ba, yung bukol is hormonal imbalance. If sasabing hormonal imbalance, pag sa menstruation, normal naman po yung menstruation ko. Every month na naman po, nandyan yung menstruation ko. So yung parang bago lang sa akin na ginawa ko talaga is yung inom ng fish oil saka vitamin C. Tapos maligo na merong hot water. Ano ba yun? Yung, syempre dito, meron silang heater. Tapos, yung less sa mga, binalikan ko kasi yung mga past months na kung ano yung mga ginawa ko or yung mga lifestyle ko na pa maaaring nakatulong sa pagtunaw ng aking bukol. So, ito nga yun, yung umiinom na ako ng fish oil, umiinom ako ng vitamin C. So, dito kasi sa Hong Kong is yung ligo is gabi. So, naliligo ako, meron akong hot water. Tapos, di na din ako... Simula nung nandito ako, hindi ako nakainom ng cold water. Maliban sa kung bibili ka ng mga milk tea sa labas, pero dito sa bahay, dito kasi sa kung hindi sila mahilig sa cold water, gaya ng sa atin na super cold yung water, bili ng ice, ganun. Hindi, yung iniinom mo na dito is warm water. Nainom din ako ng warm water, viewers, pero malimit lang. So yung tubig na lang talaga yung iniinom ko na hindi siya malamig yung... Ano lang talaga, yung regular water lang talaga kasi wala naman ditong cold. Merong ref, pero parang nasanay na din ako na hindi maglagay ng tubig sa ref kasi nga sila yung iniinom nila is warm water, viewers. And then, yun sa pagkain, malimit, palagi lang kami gulay, tapos steam. Parang healthy lifestyle kasi dito sa Hong Kong, viewers, steam. Tapos,
hindi sila mahilig sa mga seasoning, yung mga food nila is very light flavor lang, hindi gaya ng sa atin na super kain tayo. Tapos sa rice din, malimit lang din yung rice na kinakain ko compare sa Philippines na parang isang araw makaubos ako na 1 kilo. So dito talaga viewers, yung half cup lang guro a day yung makain ko. So nakatulong siguro yun sa pagpatunaw ng aking bukol. And Diyos ko, sana po, pinapanalangin ko talaga na sa next vlog ko viewers, completely na talaga mawala tong aking bukol kasi super liit na lang talaga niya. Nung dati viewers, maliit siya pero medyo maliit siya pero yung bukol pa rin na makakapa mo na bilog na parang nagmo-move. Pero maliit na lang yun i-compare sa dati na super laki na parang ganun. Ngayon talaga viewers, as in parang flat, manipis, na bukol pa rin naman pero hindi ko na halos makapa. Kaya nagpasasalamat talaga ako na yun na dumating sa point na wala akong ininom na gamot. Kusa siyang matunaw at sana kusa siyang mawala viewers. So, kayo po, itry niyo pong mag, yung iiwas sa mga oil, iiwas sa mga oily food, iiwas sa mga bawal na food. Pero, sabi naman ng doktor kasi sa akin, wala namang bawal, lahat naman pwedeng kainin. So, parang, Diyos ko, hindi ko talaga alam. So, nagpapasalamat talaga ako viewers na sana completely na mawala. And sa inyo din po, huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi baka hormonal imbalance lang at yung parang nanibago yung katawan mo sa bagong routine na ginagawa mo kaya siguro nagkakabukol tayo. Pero well, hindi ko pa rin talaga masasabi based on ano lang sa akin, ha, hindi naman po ako na yung nag-aral talaga. So ito, sinishare ko lang yung experience ko para din maka-inspire at makatulong po sa inyo. Hindi ko pa natingnan na yung if yung fish oil is makatulong nga ba siya, talaga siya sa pagtunaw ng bukol. Pero i-research ko sa susunod at titingnan ko kung may ano ba, may chance ba na pwedeng matunaw yung bukol mo sa fish oil. Kasi yung iniinom ko ngayon fish oil, eh, ang dami kong fish oil, 400 pieces. Yung, tapos once a day lang yun kasi 1,500 milligram yung fish oil na binili ko. So, once a day lang yun. So, yun po. If you reach this video, thank you for watching. And if meron din kayo pong bukol kagaya ko, sana din po ay mawala na din yung iniindan yung bukol. So, alam natin na nakaka-stress, nakakatakot, but keep on praying lang po tayo. So, this is all for today, guys. Thank you for watching, viewers. And I hope you reach watching till the end.